Hi, Samasa, and welcome back sa channel natin. Huwag na natin patagalin pa. Yung topic natin for today, all about upper chest, okay? Hindi lang upper chest, syempre yung buong chest din. Pero kung anong level nga pa yung bench na tama para sa inclined bench, okay? Pero kung makikita nyo, nandito ako ngayon sa flat bench. Okay, muna rin ito, buhatin ko lang ito. Tapos syempre, konting tips na rin sa inyo mamaya. Kailin ko naman, medyo good form tayo doon. Tandaan nyo, pag mag-bench press kayo, or do success yung win-workout natin, pero sobrang importante ng paa. Placement ng paa, pag-activate din ng glutes natin, o ano rin important din yun. Tapos syempre yung core, sobrang laking bagay talaga ng core. Kaya, huwag nyong gagayahin yung mga nag-press ng ganito, mga sayan, ha? Nakataas paa, minsan isa lang, minsan dalawa, okay? Lalo rin naka ganito. Hindi, ano na, medyo serious mode. Huwag nyong gagawin yun, kasi mas hindi kayo stable kapag wala kayong tamang placement nung paa, okay? Kaya, kung makita nyo kanina, punit ko siya medyo dito. Tapos, syempre, number one, okay? Hindi naman kailangan sobrang excessive nung pag-arch natin ng likod, nung nakaganito, na hindi na tumatama itong gitna. Minsan yung iba pa nga ginagawa nila, hindi nila pinapatama yung glutes. Huwag nyo rin gagawin yun, medyo risky sa lower back natin, okay? Hindi ko alam kung ang gumagawa ba nun, power lifter, pero alam ko most ng power lifter, nakadikit pa rin talaga yung ano nila, glutes nila. Pero kasi syempre, tandaan nyo, pag powerlifting, ang difference kasi niyan is kailangan lang nila malift yung heaviest weight, okay? So kaya gumagamit sila ng technique regardless kung nai-hit ba nila yung muscle or not, okay? So yun yung tatandaan nyo. Pero syempre, hindi ibig sabihin pag nag-train sila ng chest, hindi na nila pinapalakas yung chest. Kasi syempre, kailangan pa rin nilang palakasin yun. Pero nag-add lang sila ng mga technique para ma-shorten yung range, ganun. So anyway, sa bodybuilding kasi hindi natin gusto yun. Gusto natin maximize natin yung training natin, kaya kailangan tamang-tama yung form. Yun yung tinuturo kay Mike. Okay? Kaya, nabisin nyo yung paa. Tapos, shoulders natin, gusto natin depressed. Never siya magiging ganito, okay? Sipin nyo mag-bench press kayo. Minsan kasi nakakita ko ganito eh. Depressed sila, okay? Stressful lalo yan dito sa shoulders natin. Which is, ayaw natin yun. Tapos yun, yung shoulders. Tapos syempre, kung mag-chest out man kayo, huwag yung sobrang excessive na chest out. Kasi tandaan nyo, kapag once na naka-depress yung shoulders nyo, tapos retracted yung scapula nyo, matik yan, mag-chest out na yan. Ano yan eh? Tingnan nyo lang. Okay? Naka-chest out na yan. So hindi nyo na kailangan pa mas mag-chest out nang tinataas nyo yung glutes nyo or nag-arch kayo na sobra. Okay? Hindi na kailangan nun. Okay? So, ayan. Tapos, syempre, yung pinaka-favorite kong tip sa bench press. Huwag nyo nang gagawin yung ganito. Old school masyado. Sobrang lakas mag-work sa shoulders. Gawin nyo. Depress. Medyo tuck in. Elbow. Tapos, syempre, kailangan yung bar. Ito yung pinaka-importante. Bar and elbow. Sobrang laking ano niyan. Papakita ko sa inyo pati naman. Okay, my God. Kasi yung gumagawa ng chest out nang hindi nakaretract yung likod. Ang ginagawa nila ganito. Ayan na. Okay? So, matik yan. Pag nare-track nyo yan, bang. Chest out na yan. Boom! Lahat ng load mapupunta sa chest. Given na tama yung angle nung elbows nyo. Diba? Press yung shoulders. Ping! Sobrang basic, diba? Gusto ko yung ting, ha? Ping! Pero yun, konting tip lang sa flat bench kasi mamaya gagawin natin yung sa incline, ha? Sabihin ko sa inyo kung ano yung tamang pinaka best angle para sa akin. Oops! Okay, so yun pa mga kasayan, ha? Explain ko lang din sa inyo, ayaw natin yung tayo ko muna, Michael. Ayaw natin yung ganito. Marami rin ako nakikita ganito mga kasayan. Ginagawa nila, bang, retract nila, depress yung shoulder. Pero pag dadating sila dito, boom, biglang relax ulit. Tapos ang mangyayari, bubuhatin muna nila ulit yung bar. Tapos pagkabuhat nila ng bar, tsaka nila i-retract. Okay? So wag na wag yung gagawin yun. Kailangan retract. So ito lang, kailangan medyo mag-effort kayo or medyo awkward talaga siya. Pero ito talaga yung tama. Retract. Upo. Tapos para hindi kayo mahirapan, kunin yung bar kasi ayaw nyo rin na sobrang layo. Doon na pumapasok yung tamang higa nyo. Okay? Ayaw natin yung ganito. So pinaka ano siguro, eye level or nose. Okay? Yan. Ayaw rin natin na sobra. Kasi pag sobra na yan, wala ka na higaan sa ulo. Okay? Yan. Eye level, paa. Then, bago nyo irera, inhale. Boom. Okay? Hindi naman ginawa. Hindi, sinisave ko lakas ko. Go! Let's go, Michael!
go. Up. Up. Four. That's two. Five. Okay. Fifth set na namin kaya medyo pagod na rin si Michael, okay? Pero ayun na, sana na. Sana may natutunan kayo dun sa senior natin na tips sa pagbe-bench press. Ayun, siguro may kanya-kanya ka tayong technique. Ayun, kung may technique man kayo, tapos feeling nyo tama yun. Try nyo lang yung mga binigay kong technique kung makakatulog sa inyo. Kung hindi nyo pa siya nagagawa, okay? So kung matagal nyo siyang ginagawa, tapos meron pa kayong ibang technique na ginagawa, ayan, comment nyo lang. Di ba? Tandaan nyo, yung mga technique na binibigay ko, ito lang mga kasayan ha. Kasi baka mamaya ma-misinterpret iba eh. Siyempre marami talaga magbibigay ng techniques dyan. Pero yung techniques na binibigay nyo ba is para ma-maximize yung workout para dun sa muscle area na bino-workout nyo. Or yung technique na ginagawa nyo is para mas makabuhat kayo ng mabigat. So minsan kasi yung mga ibang technique gaya na sabi ko kanina, yes, nagagawa nyo yung technique na yun para makapagbuhat ng mabigat. Pero hindi na siya nakakatulong in terms of muscle building. Tama, Rich? Tama. Ay, mga kasayan, ito naman, minsan, syempre, sobrang gusto mong magmabigat or nag-a-add ka ng weight, dun naman minsan, medyo nasisira yung form ng kaunti. Kaya sabi ko sa inyo, time by time, lagi nyong i-recheck yung form nyo, pakritik kayo sa iba, sa coach nyo, or sa kaibigan nyo, para lang ma-correct nyo ulit yung form. Kaya walang masama na bumabalik ka ulit sa magaan para i-correct mo yung form. Kasi pag hindi mo ginagawa yun, kumbaga restart, pag hindi mo kasi ginagawa yun, makakasanayan mo na siya habang buhay. Tapos yun na, boom, bigla kang may injured. Tapos hindi ka makapag-compete. Di ba? Sa deload week na master. Yun pa. Pero ibang topic naman na yun, yung deload week, kasi marami rin nagtatanong dyan, okay? Pero yun yung best time na restart sa form, na aralin nyo ulit yung technique, masterin nyo ulit. Yan. Kailan to? Three plates, minus. Mr. Pogi talaga. Sila lang po. Let's go. Easy na. Ilan? Four. Easy. Stick. Two. Ay, nabitaw ko pati ah. That's two. That's one. Lakas. Spot. Yung last pa, ito talaga. Nagiging jablo. Joke lang, huwag nagkayay. 6 weeks out. Sa dinabas sa Nationals. Ay, ang kanyang paborito ko ito dati. Four. Wide content. Okay, so mga kasayan, eto na. Speaking, sobrang dami nagkakamali dito sa may incline press. Siyempre, handa nyo ah, hindi, eto ah. Eto yung gagamitin natin yung bench dito. Adjustable bench, galing to sa Extreme Gym Equipment. Kaya shoutout sa Extreme Gym Equipment. Siyempre si Boss A. Shoutout kay Boss A, partner natin dito sa KSY Fitness. So ngayon, kung meron tayong same incline bench or meron din kayong ganitong bench, kung makikita nyo, dito tayo. Ayan, kung makikita nyo mga kasayan, ito yung flat. So pag flat, ito yung zero, okay? Tatandaan nyo lang mga kasayan sa angle. So syempre yung mga hindi naman lahat magaling din sa angles, hindi lahat magaling sa mat. Ito tatandaan nyo kasi ito yung common sa lahat. Zero, so 90, okay? 90, okay? Ito, negative na to. Yan, kung mapasin nyo, ito yung 90. So tandaan nyo mga kasayan, flat bench, pure chest. Syempre may unti shoulders pa rin yun. Pero sobrang konti. 90 degrees more shoulders yan, okay? So the more na makasaya ito, the more na babawasan natin yung angle. Daming butas, di ba? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sa mga common bench, ang madalas dyan makikita nyo lang is 90, 45, 30, 15, 90, 45, 30, 15, tapos 0. 5, actually 5. Minsan nga makikita nyo lang dyan, 90, 40 to 45, tapos next na nun, flat na. Most ng mga iba, di ba? Yun yung mga di ganun. Sa mga bakal gyms. Oo, sa mga bakal gyms. So, pag may ganito kayong adjustable bench, hindi naman sa pinopromote natin yung adjustable bench. Pero sobrang ganda talaga kasi talagang may hit nyo kung anong muscle part yung gusto nyo, lalo na kapag nag-i-incline bench press kayo. So ayun, huwag na natin patagalin. Best angle para sa incline is 30%, okay? 30 degrees is 30 degrees. Bakit 30%? So best angle para sa incline is 30 degrees. So, ayan, marami nagkakamali.
Actually, sinet up ko na dun eh. Diba, Rich? Yeah. Ngayon, kung di nyo alam, ganito mga kasayan, the best pang measure ng angles or pag meron kayong iPhone, punta kayo sa measure, tapos makikita nyo yung measure. Ito yung measure. Ayan, makikita nyo yan. Ayan, tignan yung mukha ko. Zoom muna ka sa'yo. So, pumunta lang kayo dito sa level. Level. Yan. Pag nilevel nyo yan, mga kasayan, tapakita ko sa inyo. Zero. Yan. Then, lagay nyo dito. Boom. Kita nyo? Boom. 29. Okay? So, pag tinaas ko pa yan, makikita nyo, iba yan. Ayan. 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 Oh. 35. So, ito 35 na to. Ito na nila. 40. 41. 41 pa lang pala to. Yun! Oh, 48. Lagpas naman na to sobra. 48. Okay? So, yun yung sinasabi ko. So, para ma-check nyo, para makita ko lang sa inyo, legit. Zero. Zero din yan, or 90 yan. Zero or 90. Okay? Ngayon, kanina sinasabi ko sa inyo, syempre yung flat, tandaan nyo lang, more on chest. Tapos, pag ginawa nyo siyang 15%, more on upper chest. Pag ginawa nyo siyang... Hindi, huwag tayo mag-start sa 15%. Kasi yung 15% is ganito. Ay, 15% angle. Degree, di ba? Ito, 5 lang to eh. Ayan. So, ito yung parang 15. So, pag ginawa nyo siyang 30%, yun yung the best para sa upper chest. Pag lumagpas na ng 30%, pag nag-45% na kayo, tandaan nyo, meron na siyang mixed of both na siya. Mixed na ng shoulders, ng front delts natin, tapos mixed ng upper chest. So, pag medyo mas mataas pa dun, more on delts na, may konting chest. Okay? Tapos, kapag ginawa mo naman ng 90% degrees, more on shoulders na siya. Okay? So, mapapansin nyo, from chest, the more na inaangat natin siya, pag lumagpas tayo ng, pag dumating ng 45%, nadadagdagan na yung shoulders doon. Kumbaga, parang isip nyo na lang to ha. Hindi exact ha, pero parang half na siya. Kumbaga, pag nag 45 degrees kayo, ang wino-workout nyo na is hindi lang upper chest, okay? So, dinadagdagan nyo na rin siya ng shoulders. Kaya, ang gusto natin is 30%. 30 degrees lang, okay? So, yun lang mga kasayan. Ang dami ko sinabi. No? Tapos ito na, bubuhatin na natin. Actually, same technique lang doon sa flat. Ako baka sabihin na naman nila, boring na naman natin. Pero okay lang kasi at least may matutulungan tayo when it comes dito sa angle ng bench nila, okay? Tapos, mga kasayan, ito. Kaya ayaw natin yung sobra-sobra talagang mag-chest out. Hindi ba? Inaangat na nila yung pad nila ganito. Ganyan. Hindi, para ka na rin naging flat, di ba? Rich. So, gawin nyo lang, tandaan nyo lang. Pag retract yung shoulders nyo, depress yung shoulder, matik yun, chest out na yan. Okay, mga kasayan, hindi na natin tapusin yung workout din sa vlog. Pero actually, yung next naman namin is lower. So, sana may natutunan kayo sa vlog na to. Shoutout kay Michael. Michael, abangan nyo pa mga paparating soon. Kukumpit to si Michael. May 28 Cebu. Ulitin ko lang. Tapos yun, kung may suggest kayo na topic or may gusto kayong malaman na topics regarding sa fitness, yan. Comment lang kayo below. Next siguro natin, balik tayo sa food. Tagal ko kasi walang vlog sa food. So yun na yung next. So, yan. Salamat sa wala samang suporta. Tandaan nyo lang, always stay hungry, stay humble. Tapos be legendary. Dami nang tatanong, kailan daw babalik yung halimaw na kay Hanaoka? Ano muna tayo ngayon? Suporta muna tayo para malabas yung mga ibang halimaw ng mga kapwa natin, team kasayan, okay? Magugulat na lang siguro ako parang biglang, uy, tayo, kondisyon na pala ulit ako. Yeah. Yung kondisyon kasi natin ngayon, syempre, kondisyon naman tayo, pero hindi ako satisfied para dun sa, in terms of ano, bodybuilding career, okay? So, abangan nyo lang, ha? Sign out. O nga pala, congrats pa kay Ma'am Ava and ate ni Michael. Kasi part na rin siya ng Waking, tama ba? Yes. Oh. So may sasabihin daw si Michael, Waking Nation. Waking, baka naman.